aksidente lang yung pagpunta ko dito sa Spain. Hindi talaga dito ang sadya ko. Canada talaga ang sadya ko. Na yun kasi ang pangarap kong puntahan eh. Yun ang pangarap kong country. Pero hindi ako pinalad. Nag-try ako na nag-try. 4 times akong nag-try. Wala pa rin. Yung 3rd time ko, may visa na ako. Kaya change costume muna tayo. Yun ang pangarap naming mag-asawa sa Canada, yung country na gusto namin. May visa na ako noon. Ngayon, biglang nawala yung connection ko sa agency. Hindi ko na sila makontak. Nag-down na ako doon ng 300,000 pesos. Kaya wala nga akong ipon eh, dahil doon sa kaka-apply ko sa Canada. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Lumaban pa rin ako. Gusto ko talaga makapunta sa Canada. Kaya yun, sabi ko, babalik ako ng Taiwan. Kasi ayaw ko na sanang bumalik ng Taiwan dahil lumalaki na yung anak ko. Bumalik ako sa dati kong company, sa ASE. Nung pinalad naman, nakabalik ako. Ang natira kong kontrata is 1 year 8 months. Yun yung last term na pag 12 years na. Kita ko yung kaibigan ko, nag-a-apply daw siya ng Kulan, paalis na daw siya. Kaya yun, sabi ko, ha, anong agency mo? Sabi niya, GGTCC. Yun yung agency na una ko in-applyan, hindi ko tinuloy kasi sobrang mahal. Hindi ko kaya. Apply sa Kulan, paalis na, sabi ng trainer ko. Yung sa una kong vlog, sabi ng trainer ko, sige, gusto ko yun, gusto ko makarating ng Europe. Punta tayo, sabi niya. San ba yung agency? Sabi sa akin. Sabi ko, sa Kaohsiung daw yung orientation. Tapos, sa Taipei yung agency. Yan kami. Yung pagdating namin doon, tinanong ko kung mayroong pa Canada. Canada talaga ang gusto ko. Kaya sabi ng agency sa akin, mag-Poland ka na lang. Kasi ang Poland, walang rejection ng visa. At saka yung edad. Ilang taon ka na ba? Sabi sa akin. Sabi ko, mag-39 na, matanda na. Sabi, pasok ka pa kasi hanggang 40. Sa akin, mag-Poland ka na lang kasi yung edad mo, alanganin sa Canada, tapos wala kang experience sa At saka, dadaan ka sa butas ng karayong pag Canada ka ngayon. Kasi sobrang higpit sila sa papeles. Tapos yung rejection pa ng visa meron. Sa Poland, pag mayroon ka ng work permit, tuloy-tuloy na. Kaya yun, sabi ng kasama ko, mag-Poland ka na lang kasi, sabi sa akin. Uwi ko, napag-isipan ko, yung kinausap ko, asawa ko, sabi ko, kaya ko kaya, sabi ko, mag-apply ako ng Poland. Sabi naman ng asawa ko, sige kung saan mo gusto, suportahan kita, nandito lang ako, sabi niya. Ang down payment daw, pag gusto, 50,000 na tumataginting. Sana ko kukuha nun, ikararating ko lang, 50,000 NT dollar. Magkano yun? I-times mo yun sa 1.75. Mga 80 siguro, 80,000 pesos. Sabi ko, sige, grab ko na. Sabi niya, alam mo ba kung saan ako naghanap ng pera? Doon sa sa Chinese na kasama yung kaibigan namin. Salamat talaga. Pumunta kami ng Taipei. Pumunta kami sa main agency talaga. Kasi talaga sobrang mahal. Pag mahina ang loob mo, hindi mo na ituloy. Kasi sabihin mo, 270,000 NT dollar, i-times mo yun sa 1.75 ang rate. Bigat, i-times mo yun, 470,000 peso. Pag may pera ka sa pesos na ganyan, parang inegosyo ko na lang yung ganun. Pag mahina ang loob mo talaga, hindi mo siya igagrab. Pero sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun yung sa una kong vlog. Kaya sabi ko, sige, go na to, sabi ko. Ipunta kami ng Taipei, nag-down kami. Yun, sabi ng agency. 3 to 4 months, kailangan, prepare ninyo yung pang-placement. Malaki yung incentives ko sa company namin. Doon, nadagdagan yung nakapag-ipon ako ng maayos. Ko, ayan na, tumawag na yung agency, dumating na yung work permit namin. Dumating na yung work permit namin. Magbayad na daw kami. Within 2 weeks, magbayad na kami ng 200. Ang natira na lang doon sa 270. So, 220. 220
$1,080. Takot doon sa agency kasi sure na sure talaga yung agency na yun. Kaya maganda siya na agency. Hindi ka talaga nila lulukuhin. Maganda siya. Kahit mahal, sigurado. E punta ka doon sa mura, hindi naman sigurado. Kailan ka paalis, kupong-kupong. E yun kasi talagang sigurado. Kaya ginrab ko na. Kaya yun, dumating na no. Nag-resign na ako. Yun, naghanap na ako ng pera. Kaya yun, doon sa kaibigan ko naman kay Jenny Lee, yun sa una kong vlog, siya ang tumulong din sa akin at mga hipag ko na ipa-fulfillment yung ano, yung natira kong 200. Pero nandito na ako eh. Maganda naman ang Spain. Kaya blessed pa rin ako kasi nakatagpo ako ng amo na mabait. Tsaka medyo okay naman yung sahod ko. Kaya okay lang sa akin na ganun ang nagastos ko. Kasi ano, yung pag-apply namin sa Poland, dadaan pa kasi kami ng Malaysia. Siyempre sa Malaysia, mag-aabang kami ng 2 weeks para i-release yung visa. Yung hotel naman, agency naman ang ano doon sa plane ticket. Ang ano mo doon, pamasahe mo at saka yung pagkain mo araw-araw sa 2 weeks. Eh, yung kanin doon, ang mahal. 2 ringgit, 1 cup. 1 cup, grabe tipid namin nun kasi siyempre magkano yun ng allowance namin. Kaya ano, talagang para sa'yo talaga. Magkano lang baon ko nun, ang liit lang ng baon ko. Hintay daw kami ng 1 week. Sabi 1 week kasi nga naghahanap pa sila ng para sa babae kasi nag-back out na. Yung sa unang vlog ko, nag-back out. Sabi ko, anong gagawin natin? Eh magkano ang allowance ko lang eh, na dinala ko. Ang konti lang. Sakto lang talaga yung allowance ko na para sa 1 buwan na para pag nagtrabaho na kami, may sahod na kami. Pumanik kami dito. Buti yung kasama ko, may kaibigan. Kaya aksidente lang ang pagpunta ko dito sa Spain. Sobrang aksidente lang. Hindi ko talaga to pangarap. Ang pangarap ko, Canada talaga. No age discrimination ba dito sa Spain? No age discrimination. Wala silang discrimination. Basta marunong ka magtrabaho, makapagtrabaho ka pa, malakas ka pa, kahit may edad ka na. Walang limit dito sa edad. Hindi katulad sa Pinas. Ano siya yung 25 years old with pleasing personality or 18 years old with pleasing personality. Tapos yung mga ano mo pa, mga credentials mo, kailangan maganda. Yung ganun. Pero dito, maganda dito. Kung mabait ang mga Espanyol. Katulad din sa Pinoy. May sobrang bait, may mabait, may katamtaman lang din. Kasi ano, para silang Pinoy din, ang Espanyol. Ang ano lang nila, sobrang masilan lang sila sa gawaing bahay. Maarte sila. Eh ako kasi, ang napuntahan ko, Russian at saka ano, Aleman-Lebanese. Russian yung babae, Aleman-Lebanese yung lalaki. So, yung mga kasama ko yun, Espanyol. Okay naman, yung mga nakikita ko dito, Espanyol, mabait naman. Kasi kasama ko, Espanyol. Yung ako, nani nung kambal, tapos yung Russian kong kasama, yung sa 4 years old na mag-alaga at saka mag-grocery at saka magluto ng pagkain namin. Tapos yung Espanyol, Tagalinis, Plancha, at saka Laba, yun, mabait naman siya, mabait siya. Kaya pareho lang siya. Dito sa Spain, madali lang makahanap ng trabaho. Lalo na pag hindi ka pihikan. Hindi mo gusto ang trabaho, pwede kang umalis. Ganon. Tapos pag hindi ka rin gusto ng amo, pwede ka palayasin. Pero pag kunwari umalis ka, maghanap ka, kasi may agency dito, at saka pwede ka rin i-recommend ng mga kaibigan mo. Tapos, madali lang matanggap dito. After a day, pwede ka nang makahanap ng ibang amo. Pero ngayon, pandemya kasi, parang medyo mahirap maghanap ngayon ng trabaho kasi close. So, maraming naapektuhang negosyante kaya mahirap ngayon maghanap ng trabaho. Pero noon, ang dali lang maghanap ng trabaho dito. Sobra dali lang. Ang ganda nga daw ng buhay dito noon. Ngayon talagang sobra ano, apektado talaga. Nga ba ang buhay sa Spain? Para sa akin, ngayon oo. Pero noon nahihirapan ako. Kasi pagpunta ko dito, ang
trabaho ko is ano, yung katulong, yung sa bahay ka ba? Eh nasanay ako sa factory ng 11 years mahigit ako nagtrabaho sa factory. So parang hindi ko matanggap. Sabi ko, kaya ko kaya sa bahay magtrabaho? May amo nakatingin sa'yo, tapos paano na lang kung maarte yung amo, yung ganun. Parang hindi ko kaya. Recommend kasi ako ng kaibigan ko. In-interview ako, sabi sa akin, ano, 24 hours, mag-alaga ka lang ng kambal. Eh, ang kambal, premature, tapos 3 months old akong dumating. Sabi sa akin, 2 months, ano, yun kita yung... try out ka namin kung gusto ka namin or gusto mo yung trabaho, yung ganun. Eh, sa awa ng Diyos, sa sipag, tiyaga, puya, lahat na, tiis, nakaya ko siya, nagustuhan nila ako. Kaya yun, nagustuhan ko na rin yung trabaho. Ang Spain at Taiwan. Pareho silang, ano eh, mayamang bansa eh. Ang Taiwan, namimiss ko. Kasi siyempre sa 11 years ba naman, parang nasanay na ako sa pagkain, sa mga tao, salita nila, sa culture nila. Dito nag-a-adjust pa ako. Pero naano ko naman ang pagkain kasi parang pagkain lang natin eh. Pero yung amo ko kasi walang kanin talaga. Salad-salad lang sila kasi ibang lahi nga, di ba? Pero kung Espanyol, may kanin. May kanin ang Espanyol. Pero dito kasi sa amo ko, wala talagang kanin. Kaya pag day off ko, talagang bumabanat ako sa kanin. Uubusin ko yung buong rice cooker. Kasi nga parang ano ako sa kanin. Alam mo, hindi ko gusto ko kanin. Eh doon kasi pag pritong mano, ano, yung salad lang ang ano, yung pepino, yung, ano yun, yung lettuce, yung mga ganun ba. Ayun ang, ano nila, kamatis, yun. Yun ang partner, walang kanin. Maano ko na. Pero maganda ang Spain, lalo na sa tinira namin. Maganda siya. Ang Taiwan din maganda. Pareho din sila. Pareho sila. Parang gusto ko nga Taiwan eh. Kasi doon ako nagtagal. Siguro kung magtagal ako dito, yun. Oo. Pero ngayon kasi nag-a-adjust ka. Ang sahod sa Spain. Depende kasi, ang maximum nilang sahod, yung pinaka-low nila, yung loan nila dito is 950 euro ang monthly. Tapos ano siya, may benefits siya na paga, yung may paga sila na kunwari 6 months, half paga yon. Kunwari yung sahod mo 950, half noon 400, ganun bibigay yon. Tapos after may 1 year din, yun yung sa buong 1 year, yun yung dubli paga na sinasabi nila. So, buo yun. Bali ang babayaran sa 950 plus 950. Ganun ang babayaran nila. Tapos, may 2 days na day off and a half. Yun ang maganda dito sa Spain. Kasi, every week yun, may day off and 2 days and a half. Pero sa akin kasi, ano lang yung isang araw lang. Kasi, may... ano yung may Sabado akong half day, may Merkulis akong Merkulis ng gabi hanggang Huwebes ng gabi ako. Yun lang ang day off ko. Expenses naman dito sa Spain, kaya naman, carry naman. Ang mahal lang dito yung apartment. Kunwari, ikaw, like me, day offer ako yung isang araw lang. Pang weekdays, Huwebes, ganun. Eh, ang naghanap ako ng yung ano the offer lang na ano, so 100 magre-raise siya ng 100 to 150 kasama na wifi ganun. Pero pagkain bukod yun, tsaka depende sa tinirahan mo. Pero kung gusto mo ng isang kwarto lang na malaki, mahal yun, 300 yun ang ano, ang kaya maghanap ka ng kasama mo para hindi masyadong mabigat, 300 euro yun. Tapos, kung kukuha ka ng bahay talaga, yung isang piso na tinatawag nila, yun yung apartment, akala mo piso na pera natin, no? Yung piso lang. Yung isang buong piso, may dalawang kwarto or tatlong kwarto, tapos may kusina, yung kumpleto na siya. Ano yun, maximum siya ng 600 to ano. Siyempre, kasama mo na yung pamilya mo nun. Pero kung ikaw lang mag-isa, 150, pwede na yun. Kasama na yung load, ay kasama na yung
wifi, ganun. Ang load mo sa data, pwede ka naman magpa-load ng 10 hanggang 1 month na yun. Kaya maganda rin dito. Pagkain mo, affordable naman ang pagkain dito. Ang mura lang naman ang pagkain dito. Kaysa sa atin ngayon, sobrang mahal, sobrang mahal. Dito affordable naman. Yung pamasahe, mura lang din ang pamasahe kasi ano, may bus naman, mamili ka lang. Pwede ka mag-bus. May taxi, may Uber, pero pwede ka mag-bus. Eh ngayon kasi bawal sa akin ha. Bawal ako mag-bus kasi dalawa yung alaga kong bata. Ayaw ng amo ko na magbabas ako kasi nga tawag nito pandemic, eh may COVID, baka daw mahawa ako sa COVID, dalawa yung alaga. Tsaka takot din ako, tsaka nakakatakot. Ang daming sumasakay sa bus. Natatakot din ako kaya blessed ako na ang amo ko nagbabayad sa akin every week ng ano, pang Uber ko kasi mahal ang Uber. Yeah. Yun ang buhay ko dito sa Spain. Maganda ngayon, malapit na ako mag 3 years this year. Mag-process na ako ng papel kaya madali na sa akin pa. Ano na lang, kunting kimbot na lang. Kunting gimbot na lang makakasama ko ng aking pamilya. Salamat sa inyo. Sana subaybayan nyo pa ang susunod kong vlog. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-comment, and mag-share sa inyong mga friends. At pindutin ang bell button para adios, muchas gracias. Hanggang sa susunod. Ingat kayo pala sa mga kamag-anak ko sa Japan. Sila Aldo, sila Josephine, sila lahat ng magkapatid. At saka sa Mabini at saka sa kaibigan ko. Salamat sa inyong lahat. Sa mga kakilala ko, maraming salamat. Maraming salamat sa nag-subscribe sa channel ko. At nag-comment, salamat sa inyo. Maraming salamat. Shout out sa lahat.